The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Oh, ito. Ituloy natin. Ang oras nga po natin, mga kapatid. It's now 8:32. Pastor Jeff Eliscopides, good morning. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Matatapos na ang pinto. Konti na lang. Oo, isang pintuan na lang ang kulang doon sa tahanan nila Nanay Mer. Hindi ba? Siguro, pasasaan ba't makukumpleto rin natin yan? Ako'y naniniwala dyan, Pastor. Tama, baby? May kumakatok sa pinto. Sarado po ang tindahan, walang yelo. Namamas ko yata. Tapos na po ang Pasko. Ah, hindi. May pinapipirmahan daw. Ay, pati ano na lang. Atinora, ikaw na bahala doon sa kumakatok. May ayuda raw, nakapalit. Aray ko po. Hoy! Sandali muna. Puro pira na lang. So, muli po sa lahat ng ating mga Happy Anonymous, salamat po na marami. Atin lang uulitin, doon po sa ating po mga takapakinig, yung po mga gantong bagay ay maaari pong maliit ang turing po ng iba, pero sa mga tulad po nila Nanay Mer, napakalaking biyaya na po yun sa kanila. So, salamat po na marami. Salamat na marami. Nakita mo yung Brad Jeff? Tuwing nakikita yung pinto, naalala si Jeff Eliscopides. Alagay doon. Diba kung dati-rati yung mga bumabiyahe na yung mga galing po ng Saudi Arabia, nakita mo yung jeep ng ipinundar, diba? Katas ng Saudi. So ito, katas ng Daily Brad. Hindi, joke lang. Joke lang po yan, ha? Katas ng Happy Anonymous natin. Opo. Opo. Tatak ho yan. Tatak ni Lord. Yan. Yung. Patunay Amen. That God is real and God is good. God is present all Amen. The time. Lagyan niyo po yan, Nanay Mer. Ha? Totoo. Amen. Ha? Totoo ang Diyos. Amen. Okay, Brad Jeff, go ahead. Yes, Brad Ted. Oo nga. Alam mo, Ted, iba pala pag nagsikwenta ka na, no? Medyo... pag dumating na edad na 50, ramdam mo na 'yung panghihinang physical sa pangangatawan. I'm sure hindi mo nararamdaman 'yan, Ted, dahil ay isang alam mo, sa totoo lang ito total naman sinimulan mo 'yung usapin na 'yan. Ako 'yung lalamunan ko, no. Dati-rate kapag namamaga yung tonsil mo o paglunok mo, masakit. Di ba? Hindi ka umiinom ng gamot eh. Itinutulog mo lang, pagising mo, wala na. Di ba? Pero ngayon, dahan-dahan yan. Pati boses mo, dahan-dahan. Ngayon, ito'y aabutin mo din, Brad Jeff. Ngayon, kahit uminom ka ng gamot, hindi agad-agad nawawala. Ang tagal mawala. Uh-huh. Oo, babalik at babalik. At napakahirap na po, kumbaga, sa mga nagkakaedad na talaga. Dahil talagang ito na ho yung memento mori. Kumbaga, remember your mortality. Yeah. Ito ho yung nagpapaalala na habang ikaw nagkakaedad, papalapit ka ng papalapit sa pre-departure area. Sa gate mo, ano? Ganun po yan. Anyway. Kaya yan na yan, Brad Jeff. Ha? Ang hindi ko lang mawari kung si JP Ibay, kung nasaan na ba siyang banda sa airport. joke lang din po yan. Nag-iikot pa na. Anyway, Brad Ted, sakto sa tema natin yan. Hindi lang naman yung physical, pati po mental. Minsan, nakakalimutan ko na ngayon GCash number pag may naniningil sa akin, Selective yarn. Di ba parang, as we age, habang tayo pa yung nagkakaedad, natural po yung tendency natin na, of course, humihina, mag-decline yung ating pangatawan at isipan. Though may mga pamamaraan po to slow it down, si Ted, exercise, diet, di ba? Pero doon din po yung papunta yan, sa pre-departure na tinatawag ni Ted. As we grow older, we grow weaker and of course slower, Buti na lang po, hindi lang tayo physical creature, we are also spiritual. Kasi nga po, we consist of body, soul, and spirit. Hindi lang po tayo temporal, bagkos eternal po tayo. So sinasabi ni Brad Ted na pre-departure, pagpasok mo sa gate mo, there is another life, whether eternal life or of course eternal death na tinatawag sa Biblia. So, manghina man tayong physical, may isang area po naman na maaari tayong lumakas
habang nagkakaedad. Sampu yan. Sa Salmo 73 verse 26. Ayan po, Psalm 73 verse 26. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo o Diyos ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Maganda po sa English to, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. So manghina man po tayong physical, may isa pong area na maaari tayong habang nagkakaedad, nag-i-improve po ba? Lalong lumalakas sana, no? Saan ka ba humuhugot po ng lakas na physical, mental? I'm sure pagka medyo malakas ka pa, may connection ka sa gobyerno, may laman ng bangko mo, pangangatawan mo, fit na fit ka pa, maaaring sa natapos mo ba sa kolehiyo. Pero lahat po yan may limitasyon. Lahat yan may hangganan. Matatapos ang terminolohiya ng connection mo na yan sa gobyerno. Okay? Ibahin po natin itong musical director ni Haring David, si Asa, pa nagsulat na to. Sabi niya, manghina man ang aking katawan at isipan. Kayo o Diyos ang aking kalakasan. So sinasabi niya, hindi padrino, hindi kung sino man nakaupong politiko, hindi bangko. Ang kanyang kalakasan ay nagmumula sa Diyos. Sabi niya, kayo o Diyos. Very personal po ang relasyon po ni Asaph sa kanyang Diyos. Kayo o Diyos ang aking kalakasan. At hindi lang po kalakasan ang sinabi niya, kayo lang ang aking kailangan. My only need, magpakailanman. Ang magtatawid lang po sa atin sa eternity, yung eternal life, is do we have a relationship with this God? Kaya po, again, buhay po ang Diyos. Nagpo-provide ng pinto, physical, para sa ating mga winners, maaring bintana, freezer, kung ano man po. Pero physical lang po yan, temporal. Sana po, ito'y magdulot sa inyo at magdirekta sa inyo sa ating eternal need, which is a relationship with God. Yan naman po kinakampanya ko mula October 5, 2020, na magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Okay po yung physical need, yung felt need, ina-address po yan ng Happy Anonymous natin. Pangailangan nyo na naramdaman, physical. Pero ang eternal need po natin, ng gospel po, matutunghayan lang po at pasusumpungan sa ating Diyos. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa Salmo na to. Na manghina man ang aming katawan at isipan. Kayo o Diyos ang aming kalakasan. Kayo lang ang aming kailangan magpakailanman. Lord, salamat po sa mga araw-araw na biyaya na re-receive namin sa inyo. Ang oxygen na sinisinghot namin, ang kalakasan. Lord, salamat po sa mga bagay na to. Pero Lord, ito'y magdirekta sa iyo ang aming ultimate need, which is a relationship with you na magtatawid sa amin sa eternity. Salamat Panginoon sa mga Happy Anonymous namin na nagpo-provide ng temporary need ng mga aming winners dito sa lupa. Pero Lord, ang ultimate need, ang aming eternal need is the gospel, the message of salvation na galing kay Jesus Cristo na aming tagapagligtas. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po maraming salamat sa araw na ito. Salamat Lord sa mensaheng hatid po ng The Daily Bread. Thank you, Lord, dahil ito po ang nakapagbibigay sa amin ng sanity. Nakapagbibigay po sa amin ng tamang kaisipan at pananaw sa buhay. Salamat, Lord. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff sa kanyang pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. Yun. Sanity. Opo, tama ito ang ating kailangan. Ito hong gabay para ho tayo hindi masiraan ng bait sa hamon ng buhay sa mundong ito. Brad Jeff, salamat na marami. We'll catch you on Friday. We'll see you on Friday. Brad Jeff in the flesh. The Brad Jeff. Sa TV ko lang napapanood dito eh. Diba? Face to face. Pwede kong sabihin. Eye to eye. Pwede kong sabihin sa kanya sa Friday, sa TV lang kita napapanood ah. Talaga pala, ang ganda mong lalaki in personal. Masarap masabihan ng ganun sa personal. Brad ah, sama mo si Ma'am Grace ah. Imbitahan ko lang din naman yung ating mga online viewers at online followers. Sa Sunday po, ako po yung magpipreach doon sa Fairmont Hotel, ano, alas 10. Pero gusto ko sana kayong mamit alas 9 po na umaga. May pakape ko doon sa Fairmont Hotel sa umaga bago tayo magtimba. Let's have a face-to-face lang po kung kayo po yung sumusunod sa Rebuild City Church online service. Gusto ko po kayong makita rin personal para naman magkakwentuhan tayo for an hour. So, bari po sa Fairmont Hotel yan, sa ballroom, second floor. Alas 9 po, hihintayin ko kayo doon sa Sunday at tayo po sama-sama magsimba. Ako po magpipreach ng alas 10. Magandang topic natin about purpose. Sana po yung makita-kita tayo. Purpose in this life. Sunday. Nako, oo. So purpose-driven life. Purpose-driven life. Purpose-driven life. How I wish, no?
Brad Jeff, kung ipahihintulot ng pagkakataon. Sige, but meantime, we'll see you tomorrow. Tomorrow is Thursday. Oh yes, ang bilis. Oh, and then Friday, birthday po ng aking Ate Tere, ang mahal namin, mahal na mahal kong kapatid na panganay na si Ate Tere Reyes, birthday niya on Friday. Ayan. Okay, Brad. Right. Sige, see you again tomorrow. Maraming salamat. Maraming salamat, Brad Ted. Happy viewing muna sa Tita Marie sa Malga po ko. Thank you for viewing and watching. Thank you so much. Ito po yung daily Brad, your daily dose of inspiration. I'll see you tomorrow. Thank you, serving the people, Brad Jeffelis Copides. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.